To what? Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Mayong puntak. Happy New Year in advance. Okay. Kumusta pa ang tulog nyo? Hindi na po. Kagabi, siguro medyo ano po, malamig po yata. Ngayon, paano naman ngayon? Malamig po ba kayo? Malamig? Ah, hindi po? Hindi malamig? Ako lang malamig? Pasensya na po, may ano na. Dahil sa pandemic, sa matagal na panahon, hindi po tayo magatipon ng maayos. Pero ngayon, medyo ano po, naging konti, siguro maayos na yata ano, yung pandemic situation. Kaya po nakatipon tayo ngayon taon. Okay, bago pang simula, lahat tayo mo ko ang manalangin. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nakmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Lalong-lalo na para sa 2023 New Year Retreat, kami po ay nagatipon sa retreat center po namin sa inyong harapan. Kaya po mula sa simula hanggang sa wakas, gabayan niyo po kami sa oras na ito. Pinaaralan po natin ng mga mahalagang lesson hanggang sa ngayon. Meron po kaming isa pang session. Tulungan niyo po kami upang maunawa ng inyong banal na salita at kalooban tungo sa amin sa pamamagitan ng pagkataong ito. Sa panibagong taon, sana mas maraming kaluluwa ay maliligtas sa pamamagitan ng inyong maluwalhating iglesia para sa inyong kaluwalhatian. Pakigamitin niyo po kami para sa inyong banal na misyon na ito at para sa inyong kaluwalhatian. Ito po ang pasimula hanggang sa wakas, natitiwala kami sa inyong pagkabay sa oras na ito. Idinalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus na nagmamahal sa amin. Amen. Okay. Pinaran po natin yung mahalagang lesson mula sa unang session hanggang sa ikatlong session. Tandaan niyo po ba yung topic ng unang session? Ano po ang topic? Kung may exam tayo? Mamay may exam ba o wala? Ano pa ang unang topic? Opo. Pangalawang topic naman? Kagabi po, yung ano po? Medyo konting mahaba lang. Ano? Lumago tayo sa lahat ng bagay patungo sa Panginoon. So ngayon naman, ano po? Mission of Church. Okay. Kaya ano pang mission of Church? Alam niyo po ba? Alam niyo po? Ano pang mission? Sa harap, ano pang mission po? Evangelism. Alam niyo na. Evangelism daw po. Tama po ba? Tama na, itaas ng kamay. Oh, mali po ba? Tama na, itaas ng kamay. Mission of Church ay? Ano po? Evangelism. Meron pong apat na bagay para sa ating Kristiyanong pamumuhay. Yung mga four wheels daw,
apa na elemento daw. Ano po yun? Una? Una, ano po? Eh? Ano po? Salita ng Diyos? Tama po ba? Pangalawa, ano po? Prayer. Pangatlo? Fellowship. Pangapat? Evangelism. So yung pagkasunod din importante, yung pinaka-importanteng bagay ay salita ng Diyos. Okay, yun pang pinaka-pundasyon o basehan para sa ating kaligtasan, mga Kristiyano ng pamumuhay, lahat. Tapos pangalawa naman po yung ating pasimula ng fellowship kasama ng Diyos, yung pang prayer. Kaya siya po ay naging ating ama, Aba Ama. Kaya po, kahit mo papano, kahit hindi tayo marunong sa pagsasalita, kaya natin magkaroon ng fellowship kasama ng Diyos mula sa ating puso, pusong ligtas. Tapos pangatlo naman po, yung fellowship kasama ng naunang ligtas, no? Kasama ng mga kapatiran. Yung pang fellowship, yung iglesia po ay fellowship. May pagtitipon pero walang fellowship. Hindi po ito iglesia. May pagtitipon, tingnan-tingnan lang, walang communication, tapos alis. Kung ganun po, hindi po ito iglesia, no? Gaya ng mga sa ibang lugar, no? Malaki ang gusali nila. Daming tao nakatipon. Tapos mo pakikinig lang konti tapos umalis na sila. Hindi po ito itsura ng tunay fellowship kaysa itsura naman. Tapos kung ligtas na po tayo, meron po tayong mission, yun po ang evangelism. Kaya ito po ay mission of church. Maraming mission, iba't ibang mission sa mundong ito. Pero ito pa ay pinaka takilang mission, pinaka mahalagang mission sa buong mundo kasi ito pa ang mission ng iglesia. Pero sa kabilang banda, ito po ang mission ng iglesia pala, no? Iglesia. Kaya ang mas importanteng bagay ay hindi mission mismo, ang iglesia pa ang mas importante, no? Kaya po, ngayon taon, yung title ay naging church na binili ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo na kailangan dapat natin minamahal. Church, ito pa ay mahalaga. Kaya meron po tayong church, kaya meron po tayong mission. Kung wala po tayong church, yung mission mismo ay walang kabuluhan. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng mahalagang iglesia para sa atin. Kaya meron din po tayong pagkataon para sa mission na ito, no? Kaya ito din po ay isa pang biyaya para sa atin lahat. Meron pong mga grupo na nagdadala ng ebanghelyo siguro dito sa Pilipinas noon, mga 50 years ago, mga 100 years ago, siguro. Meron pong isa o dalawa, hindi ko alam, nagdala ng grupo. Noon po noon. Pero wala pang natitira, no? Wala pang natitira. Bakit po ganun? Dahil hindi nila talagang naunawan kung ano po ang iglesia, no? Ano po ang iglesia? Mga 200 years ago, 300 years ago, mga 500 years ago, meron pong grupong naligtas. Tapos sila po ay nagdadala ng ebanghelyo sa iba't ibang bansa. Pero wala pong natitira. Pansamantalang may ligtas daw pero hindi sila tuloy-tuloy. Bakit po? Kasi hindi nila talagang maunawan yung kung ano ang iglesia, no? Sa madaling salita, kulang po yung kaalaman nila tungkol sa
iglesia o hindi nila pinapansin o nang maigi kung ano ang iglesia. Kung binabasa po natin ang Biblia ano, sa Bagong Tipan, kung walang iglesia, walang kasaysayan ng Bagong Tipan. Okay? So, maliban sa four gospels, pagkatapos ng four gospel, Book of Acts, ito po ang kasaysayan ng iglesia. And then lahat ng mga salita doon sa Bagong Tipan ay nakakonekta sa ministry ng iglesia. Kaya po yung iglesia po ay mahalaga. Kaya po, ang buti, ligtas na po tayo sa iglesyang ito na may saganang kaalaman tungkol sa kung ano ang katawan ni Kristo. Ano ang katawan ni Kristo. Tapos, tayo po ay naligtas sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin, ang lapit na ang kanyang pagdating. Ang lapit na yung kanyang pagdating. Bagi po siya darating pa ulit. Bagi po siya darating pa ulit. Para ano po? Una? Ano po? Upang? Ano po? Upang kunin ang iglesia. Upang kunin. Kasi yung pang pinaka-importante sa kanya, upang kunin ang iglesia. Kaya kung darating po siya, kukunin tayo ng Diyos o hindi? Kukunin ako. Itas ng kamay. kayo sa harap. Masakit yata yung paa niya. Masakit, siguro. Hindi kayo ganito. Kung ligtas na kukunin ng Diyos, tama po ba? Hindi po ito importante. No? Yun pang ating pag-asa, no? Yun din vision ng Panginoon Jesus na darating. Kukunin niya na walang naiwan. Walang naiwan. Kukunin niya lahat. Tapos hahatulan ng Diyos ang buong mundo. Yung iniwan niya, hahatulan ng Diyos. Kaya, yung mission ng church, ito po, sa totoo lang, yun ang mission ng Panginoon Jesus. Tayo naman po ay dahil ligtas na po tayo sa pangitan ng biyaya niya, sumali po tayo sa kanyang banal na ministry sa pangitan ng isa pang biyaya lamang. Okay? Kaya po, ligtas na po tayo ang buti sa pangitan ng mabuting iglesia na may sapat na kaalaman tungkol sa kung ano ang katawan ni Kristo. Kaya po yung ating kaalaman tungkol sa iglesia ay o pagunawa ay mahalaga. Kaya alam po natin kung ano po ang iglesia, no? Mula sa unang session pa, tapos mula sa mula ng araw tayo po ay naligtas sa pangitan ng mga Bible study, patuloy-tuloy, Lord's Day, Wednesday, siguro narinig niyo po kung ano pang iglesia, no? Ngayon naman, kaya mag-review tayo kasi ito po ang pinaka-pundasyon ng ating Kristiyanong pamumuhay. Ito po ang pinaka mahalagang kaloob ng Diyos na ibinigay nang tayo pa ay naligtas, no? Ligtas na ako, walang iglesia. Meron pong ganitong kaso, tama po ba? Ngayon? Online, no? Online evangelism. Ligtas na daw doon sa isang island. Ilang island sa Pilipinas? Ilang po yung island? Island po, island, isla.
Ha? Ilan po? Ha? Ilan daw po? Hindi nyo alam? Saan kayo nakatira? Ilang island? Ilan po? 7,000... Ah, eksakto. 200. Ano po? Basta dami. Okay. Kung may ligtas na isang island, ano na? Walang church. Wala pang church. Wala pa. Wala pang church. Kaya meron pong ganitong lugar, ano? Kaya kung ligtas na, ligtas na daw. Sige, bye-bye na. Hindi po. Yung ating kapatiran, palaging ano? Kahit online fellowship, ano-ano, bagay po. Kasi alam po natin, yun ang mahalaga, no? Para sa ating Christian ng pamumuhay. Tapos, mission of church. Kung meron po tayong church, dapat meron po tayong mission. Ito po ay galing sa Diyos. Dahil yung church ito, ito pa ay katawan ni Kristo. Sino pang ulo ng iglesia? Sino pang ulo ng iglesia? Ang Panginoon Jesus. Jesus Kristo. So, kaya ano po ang mission niya? Evangelism. Kaya po, yun pang nagiging mission natin. Kasi tayo po ay katawan niya. Tayo po ay bahagi niya. Bahagi niya. Tayo po ay sakop ng sambahayan niya. Kaya po, tayo po ay naging kasangkapan ng Diyos para iligtas ang mga kaluluwa na nilikha ng Diyos. Wala po tayong kalakasan, wala po tayong kagayahan upang iligtas kahit isang kaluluwa. Pero sumali po tayo sa kanyang ministry. Ang Panginoon Jesus ay makapaligtas ng mga kaluluwa. Pero tayo pa ay sumali sa kanya, sa kanyang ministry. Kaya kailangan natin maunawaan yung mission ng ating Diyos, Panginoon Jesus. Siya pang ating ulo. Kaya yung pang naging mission natin. Kanina, yung meron pong apat na mahalagang bagay, words of God, prayer, tapos fellowship, and evangelism. Sa mga apat na bagay, yung practically, yung pinaka issue sa ating iglesia dito sa mundo, ano po yun? Evangelism. Bagay po kasi, kunwari, kaya nyo pong manalangin, kaya nyo pong manalangin sa langit. Tama po ba? Hindi. Kung nasa langit po kayo, hindi kailangan panalangin. Kung nasa langit po kayo, manalangin kayo sa Panginoon palagi. No? Tama po, naintindihan po. Kasi yung panalangin, ito pang communication kasama ng Diyos. Kung nasa langit po tayo, makinig tayo ng salita ng Diyos araw-araw. Tama po ba? Doon sa langit, kaya niyong makinig ng salita ng Diyos ng direkta mula sa Diyos. Hindi kailangan pastor. Tapos, yung fellowship naman po, siyempre po, magpakailaman, magkaroon tayo ng fellowship, yung pagpupuri sa Panginoon, magpakailaman, nandun po lahat. Pero evangelism, kaya nyo po bang makapag-evangelize ng kaluluwa doon sa langit? Wala na. Wala na po, tapos na. Okay? Tapos na, wala na po. Kaya ito po ang mission ng church hanggang sa kanyang pagdating. Hanggang sa kanyang pagdating. Kaya meron mission po tayo, no? Hanggang sa kanyang pagdating. Yun po ang evangelism. Kaya, paano kayo naligtas? Paano kayo naligtas? Sa ibang salita, sino ang mag-invite sa inyo? Sino po ang mag-invite sa inyo? Ha? Sino po? Ha? Basta meron inviter. Meron akong inviter. Itaas ng kamay. Inviter. Sino, meron pong tao na mag-invite sa akin. Hindi nyo naintindihan yung sinabi ko?
Meron pong tao na nak-invite sa akin. Meron po itas ng kamay? Wala po. Yun ang mas madali. Wala po itas ng kamay? Wala. Ano? Ibig sabihin, lahat tayo may inviter. Yung pang bunga ng evangelism. Tama po ba? Meron isang kilala ko. Meron kilala ko ay naligtas doon sa Korea. Yung class ng high school student pa siya, ligtas na po siya sa pangitan ng evangelism ng kaklase. No? Yung classroom, ilang tao sa isang classroom dati? Mga 70 plus po. 70 plus doon sa Korea dati. Ngayon, konti lang. Pero dati, ngayon sa Pilipinas din, maraming estudante, daming bata kaisan. Maraming bata. Ano po? Kaya puno na puno yung classroom sa ating panahon noon po. Kaya yung classroom, yung bilang ng estudante ay 70 daw. 70. Ilan po? 70. 70 sila. Meron isang kapatiran na naligtas, isa sa kanila. Paano po sa pangitan ng evangelization ng isang brother, yung ginawa niya ay ganito daw. I-invite ko po lahat. I-invite ko po lahat na walang pinipili. Walang pinipili. I-invite ko lahat. Kay isang beses, i-invite ko lahat. Naintindihan po ba? Yung huli ay naligtas. Huli. Kung hanggang 69, binibilang niya, tapos na ito, tapos. Nakamali siya sa pagbilang. Akala niya, tapos na. Kung ganun, ito, naiwan. Ang buti, binibilang niya ng mabuti, may isa pa, parang hindi ko pa try. Kaya ini-invite niya ang kaklase niya ito, and then sa huli siya pa'y naligtas. Naintindihan po? Kaya yung ating tungkulin ay importante. Kaya sa madaling salita, yung pang-mission ng church, mission ng naunang ligtas. Okay. Na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya yung kaligtasan ng mga kaluluwa sa palibot natin, depende sa atin. Yung kaluluwa sa inyong klase, depende sa iyo. Yung mga estudyante sa inyong klase, yung mga kaluluwa sa inyong barangay, mga tao sa barangay, depende sa iyo. No? Tama po ba? Kasi tayo po ay naunang ligtas. Yung mga kaluluwa sa ating lugar, mo ating probinsya, depende sa atin. Kasi tayo po ay naunang ligtas. Tama po ba? Naintindihan po? Kaya medyo seryosong mission na ito. Gaya ng alam po natin, yung pagtadala ng tao sa iglesia, yung gusali ng iglesia, hindi po ito evangelism. Tama po ba? Kailangan natin dalhin. Pero alam po natin, kung hanggang doon lang, hindi po ito sapat. Dapat nila maunawaan talaga, dapat nila tanggapin talaga, natanggap talaga ng kaligtasan. Kung hindi, kahit dito po sila, kung darating ang Panginoon Jesus, iwan niya na naman. Kaya po, mahalaga po yung ating mission, and then yung tunay na kahulugan ng yung mission ay importante sa atin. Kaya po, yung medyo maliit po kaya
Ito pang ating salita ng Diyos para sa ating topic ngayon. Ang ingatan niyo ang inyong sarili, ang buong kawan. Sa kanila ay inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang ang pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ang kanyang sariling dugo. Okay. Sa mundong ito, ano pang pinakamahalagang bagay? Pinakamahalagang bagay sa mundong ito? Malaking diamond? Kunwari. Ano pang pinakamahalaga? Ano pong pinakamahalaga? Ibig sabihin, yung presyo niya ay pinakamataas. Ano po yun? Hindi ko alam, Pastor. Wala kong pera. Ganun po ba? Ano pang pinakamataas na yung may presyo? Ano po yun? Ha? Ano daw po? Ha? Ano po? Mo diamond daw, ano daw. Ano pang pinakamahalaga? Iglesia ng Diyos. Ito pa'y pinakamahalagang bagay. Kasi binili niya ito, dugo ng kanyang sariling dugo. Kanya, sino po ito? Diyos. Dugo ng Diyos. Ano pang dugo? Ang buhay ng laman na inasa? Ano po? Pakain? ang buhay ng laman nasa dugo. Ibig sabihin, ito pang buhay ng Diyos. Upang binili ang iglesyang ito, binayaran niya. Paano po? Sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Dugo ng sino po? Kaya, ang Diyos, si Jesucristo, siya po ang Diyos. Kaya po, ito pa'y pinakamahalaga. Pinakamahalaga. Pinakamahalagang bagay. Kung meron pong mga mahalagang, gaya ng diamond, mo wedding ring po, may wedding ring. Alam niyo po, wedding ring? Ingatan natin ito palagi. No? Si mahalaga. Anong dapat natin minamahal? Yung pinakamahal na bagay. No? Iglesia ng Diyos. Ito pang pinakamahalagang bagay sa mundong ito. Sabi nila, bumili na ako ng malaking lote, magandang bahay, magandang kotse, mahal na daw. Kumpara sa dito, murang-mura lang. No? Murang-mura lang. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng iglesia ng libre. Bakit po? Kasi hindi kaya natin ito bayaran. Kasi napakahalaga na. Pinakamahalagang bagay sa buong kalawakan. Kaya minamahal po natin ang ating iglesia, ay ito po ay pinakamahalagang bagay. Binayaran niya upang binili ito ang kanyang buhay ng Diyos. Meron po bang mas mahalagang bagay kaysa buhay ng Diyos? Wala naman. De, tapos tayo po ay naging bahagi ng ganitong mahalagang iglesia. No? De, tapos, ano pang pinaka-puwersang grupo sa mundong ito? Pinaka-puwersang grupo. Ano pang pinaka-puwersang grupo sa dito sa Pilipinas? Ha? Sino po? Anong grupo ang pinakamalakas sa Pilipinas? Duterte o Marcos? Sino po? Ano pang pinaka-puwersang grupo? Iglesia po, iglesia. Nasaan yung iglesia?
Dito pala, ito. Ito pang pinakapwersang grupo. Kaya sino ang may-ari ng buong Pilipinas? Ating Diyos, siya pang ulo ng iglesyang ito. Walang imposible sa kanya, kahit anumang bagay. Kung iniutusan niya, lahat ng bagay ay sumunod sa kanya. Ayun po ang iglesia. Pero hindi sa pangitan ng mga physical na yung mga paraan, kundi sa pangitan ng spiritual na paraan. No? Kaya anong pang mas malakas po? Yung physical na kalakasan o spiritual na kalakasan? Ano pang mas malakas? Huh? Yung physical na gaya ng Pacquiao, no? Yung ano po? Yung physical na yung ano po? Naintindihan po ba? Alin pang mas malakas? Physical o spiritual? Spiritual. Ang Panginoon Jesus, muli siyang mabuhay mula sa kamatayan. Kaya kanyang inilagay ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya, na pumupuspos ng lahat sa lahat. Iglesia, katawan ni Kristo. Oh, alam po natin, nasaan yung position ng iglesia? Ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay. Kaya sa mundong ito, meron pong grupo ng Gentil. Sa ibabaw ng grupo ng Gentil, meron pong grupong Hudyo, bansang Diyos. Sa ibabaw ng bansang Diyos, meron pong katawan ni Kristo. Yung iglesia pa ay nasa pinakamataas na posisyon sa mundong ito. Kaya ang buong mundo ay nakikilos para sa iglesia. Sa ibang version, ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Sa ibang version, para sa iglesia. Pero hindi natin ginagamit yung physical na puwersa, kundi ginagamit natin mas makapangyariang puwersa, spiritual. Spiritual. Kaya po, darating po siya, yung ating Panginoon. Kung darating niya, kukunin niya yung lahat ng iglesia, tapos hahatulan niya yung lahat ng mundong ito. Malapit na po talaga, no? Tama po ba? Noong nakarang taon, may pandemic. Ito po ang katuparan ng propesya ng Biblia. Pagkatapos ng pandemic, sabi ng maraming tao, okay na, okay. Ako naman po ngayon nasa Cebu, kaya maraming turista, siguro bibisita, yun pang ini-expect nila. Sa alim ng turista, ano pang dumating sa Cebu? O, bagyo naman. Makatapos ng bagyo, medyo okay na. May iba pang bagyo. Ano po? Russia. Biglang umatek siya sa Ukraine. Kaya taas na taas yung ano po, presyo ng diesel gasoline. Mahal na mahal lahat, no? Kaya may bawas sa mga turista. Ang kalanapin kung pagkatapos ng pandemic, naging back to normal, back to worse na. May giyera. Hindi pa tapos. Ang kalanapin, matatapos ito pagkatapos ng ilang buwan. Tuloy-tuloy pa hanggang ngayon. Hanggang next year pa rin daw. Gusto niyang gamitin yung nuclear missiles. Ano ba ito? Taon-taon naging worse lang. Worse. Kasi ang lapit na po ang kanyang pagdating, gaya ng sinabi ng Panginoon Jesus, hindi po ito lilipas. Darating po siya. Okay. Ang lapit na po ang kanyang pagdating, kaya hindi natin alam kung anong nangyari, 2023, basta mag-focus tayo sa ating mission, yung bang ating gaawin.
Ang gaya ng yung pinarampo natin tuwing Wednesday sermon, kung mabuhay tayo ng mabuti bilang Kristiyano, dahil sa iglesyang ito, protektang ng Diyos ang buong bansang Pilipinas. Tama po ba? Kaya yung kaligtasan ng bansang Pilipinas, kay physical, depende sa kanino, depende sa inyo. Kaya kung tuloy-tuloy po tayo, magpatuloy po tayo sa ating mission ng mabuti, gagawa ng Diyos ang lahat ng paraan upang magampanan ang mission ng mabuti. Kaya ito pa ay pinaka-pwersang grupo dito sa Pilipinas, kaisaan. Kaya po, sino pa ang iglesia? Ang asawang lalaki, Ephesians chapter 5, ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia. Asawang lalaki, siya po ang Kristo, imay ng Kristo. Asawang babae, siya po ang imay ng iglesia pala. Kaya mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Gaya ni Kristo na nakmamahal sa iglesia. Yung iglesia po, ano po ito? Asawa ng Panginoon Jesus. Asawa ng Panginoon Jesus. Kaya bakit siya darating? Upang kunin ang kanyang asawa. Paano siya naging asawa? Gaya ng ginawa ng Panginoon Jesus, ang ginawa ng Diyos sa lumang tipan, nang nilikha niya ang babaeng ito, anong ginawa niya? Pinatulok ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki habang siya natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang, pinakilom ang laman sa lugar na yon. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki, ginawa isang babae. Kaya sabi ng iba daw yung materialis para sa babae. Yung materialis para sa paggawa ng lalaki, lupa lang. Pero materialis para sa paggawa ng babae, buto na daw. Ibang materialis. Ito pang imay ng ano po, sakripisyo ng Panginoon Jesus. Nang si Jesus ay pinako sa cross, dito sa Juan chapter 19, subalit tinukso ng sibat ng isa mga kawal ang kanyang tagiliran, biglang lumabas ang dugo ang tubig. Siya na nakakita nito ay nagpatotoo ang kanyang patotoo ay tunay. Anong ibig sabihin? Nang si Jesus ay namatay sa cross, yung tagiliran niya ay tinukso ng sibat ng isang Romanong sundalo. Ito pang imay ng... Kaya yung nangyari sa Genesis, ito pang imay ng sakripisyo ng Panginoon Jesus. Bilang resulta ito, si Adam ay nakaroon ng asawa. Ito pang imay ng ministry ng Diyos. Tayo po ay resulta ng sakripisyo ng Panginoon Jesus. Bilang resulta ito, tayo pa ay nagiging asawa ng Panginoon Jesus. Kaya kung darating ang Panginoon Jesus, meron pong kasalan. Sorry po. Revelation chapter 19 verse 9, isula mo, mapapalad ang mga inayayahan sa hapunan ng kasalanang korutero. May fiesta po tayo doon sa langit kung darating na ang Panginoon Jesus. May fiesta na po tayo. Kaya gaano kahalaga yung ating position, no? Sa loob ng iglesia. Kaya hinihintay daw yung kanyang anak, ang Panginoon Jesus, na naklilitas mula sa poot ng darating. Kaya darating po yung 7 years tribulation, hindi niya iiwan kahit sino man, kahit isa sa mga kanyang anak dito sa mundong ito, kukunin niya lahat.
Kaya, para dito, ano pang ating mission? Ah, iligtas natin yung mga ibang kaluluwa para sabay-sabay sila sa atin. Tapos yung natitirang oras ay konti lang pala. Konti lang pala. Hindi natin alam kung anong nangyari next year, 2023, 2024, hindi ko alam. Basta naging mas masama ang panahon natin, 2025, 2026, 2027, siguro parang naging impero na yata ang buong mundo. Kaya hindi natin alam kung may 2028 pa, 29 pa, 2030 pa. Kaya yun po ang ating sitwasyon, yun pang mission ng Panginoon Jesus. Yung mission ng Panginoon Jesus halos tapos na. Halos tapos na. Kaya tayo naman po, dapat sumali tayo sa kanyang mission ng mabuti, no? Para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya, dito, Juan chapter, Ebanghelyo Juan chapter 13 verse 1, bago magpista ng Pasko, bago siya ipinako sa cross, sa araw ng Pwesca, alam ni Jesus na dumating na oras ng kanyang panaw sa sanlibutan ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan. Sila ay kanyang minamahal hanggang sa katapusan. Ang buti, ligtas na po tayo ng nauna. Bakit po? Dahil tayo po ay medyo mabuti kaysa iba. Sa tingin niyo po, mas mabuti ba tayo? Hindi naman, no? Hindi naman. Meron pong mas mabait. Tama po ba? Sa totoo lang. Meron pong mas guwapo. Meron pong mas maganda. Tama po. Meron pong mas mabait. Bakit tayo pa'y naligtas? Nang una, basta biyaya naman. Biyaya lang naman. Biyaya. Sa pangalawa, dahil minamahal niya tayo. Dahil sa kanyang pagtsatsaga niya, dahil sa kanyang pagmamahal niya tungo sa atin, tayo pa ay naligtas. Ngayon, tingnan po natin, suriin po natin yung mission ng Panginoon Jesus kasi yung pang ating mission. Pinili niya yung kanyang 12 alagad, minamahal niya ang lahat ng 12 alagad hanggang sa katapusan. Kasama ng Iscariot, Judah, no? Nang oras ng hapunan, inilagay ng Diablo sa puso ni Judah Iscariote na anak ni Simon na ipagkanulo siya. Judas Iscariote, alam ng Panginoon Jesus, nalaman ni Panginoon Jesus kung anong gagawin niya, pero minamahal niya pa rin Judas Iscariote. Ang problema, tinanggihan niya ang kanyang pag-ibig. Paano po? Kasi nagpakamatay siya. Nagpakamatay siya. Kung hindi siya nagpakamatay, kung tinanggap niya yung pag-ibig ng Diyos, pagkatapos si Jesus ay muling mabuhay, siguro siya din nagiging isang importanteng apostol para sa Panginoon. Pero ano na, tinanggihan niya yung kanyang pag-ibig. Paano po sa pamamagitan ng pagkamamatay? Kaya ligtas na po tayo dahil minamahal niya tayo hanggang sa katapusan. Then gusto niyang iligtas ang mga ibang kaluluwa. Minamahal niya tayo, pero hindi naman tayo lang, minamahal niya yung iba't ibang kaluluwa sa palibot natin. Kay Lucas chapter 23 verse 24, Ama, patari mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kay sa cross, patari mo sila. Kay sa cross, patari mo sila. Ito pang passion ng Panginoon Jesus, passion. Tungo sa ibang kaluluwa. Doon sa cross, meron pong naligtas. Tama po? Kahit sa cross, meron pong naligtas.
sa palibot niya, meron pong dalawang kriminal. Verse 39, patuloy siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang inyong sarili, ang kami. Subali sinaway siya ng isa sa kanya ay sinabi, hindi ka ba natatako sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayunding hator ng kaparusahan. Nang narinig niya, patari mo sila. Nagulat ang isang kriminal sa ginanang grabing sakit, nauna niya na siya po ang talagang Kristo dahil sa pagtsatsaga niya, dahil sa pagmamahal niya tungo sa lahat ng kaluluwa. Kaya ano pang naging patotoo niya? Kaya verse 42, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa inyong kaharian. Sumago siya, katotohanang sinasabi ko sa iyo. Ngayon ikaw ay makasama ko sa paraiso. Kaya sa cross, natapos niya yung kanyang mission upang iligtas ang isang kaluluwa. Meron pong ligtas, meron pong hindi ligtas. Yun pang tunay na sitwasyon natin. Meron pong ligtas, meron pong hindi ligtas. Yung pang realidad, meron pong nahulog sa impero no kahapon, daming tao nahulog sa impero no kahapon, marami daw. Maraming kaluluwa nahulog sa impero no kahapon, yung pang realidad. Kaya sinabi ng Bible, ito pang parang giyera na, spiritual. Bukas din, maraming tao mahulog sa impero. Ito po ang giyera. Kaya para hindi maiwan kahit isa, sinisikap ni Jesus talaga hanggang sa katapusan. Tapos, pagkatapos siya ay muling mabuhay, tuloy-tuloy pa. Lahat sila tumakas, isa sa kanila naman, nakapakamatay pa, bago ang kanyang muling pagkabuhay. Hindi po yun magandang sitwasyon ngayon, tapos na naman yung mission niya, ang problema, yung lahat ng alaga niya, tumakas. Kaya siya ay nakpakita kay Cephas pagkatapos ay sa 12. Unang Korinto chapter 15, meron pong mahalagang talata tungkol sa yung ministry ng Panginoon Jesus. Kahit pagkatapos siya po ay muling mabuhay, katapos lang yung mission niya doon sa cross. Ang hirap talaga. Katapos lang yung mission niya, muli siyang mabuhay. And pagkatapos ng muli siyang mabuhay, diretso siya sa kanyang mission. Tapos na yung sakit niya, tapos na yung pagturusan niya, and diretso siya sa kanyang mission upang iligtas yung kanyang alagad. Siya pa ay nagpakita kay Cephas pagkatapos ay sa 12, pagkatapos na makapita siya sa minsanan sa mahigit na 500 kapatid. Wala naman babae dito, mga babae mo, Maria. At tapos mga iba pang babae, ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili. Pagkatapos, Cephas, Pedro. Pagkatapos, 12. Pagkatapos, 500 kapatid. Buhay pa daw hanggang ngayon. Pagkatapos, napakita siya sa kay Santiago, yung kapatid niya, kapatid ni Jesus, yung physical. Pagkatapos, sa lahat ng mga apostol pa ulit, bago siya po ay umakyat sa langit. Sa katapusan, tulad sa isang ipinanganang wala sa panahon, ay napakita rin siya sa akin, si Apostle Pablo, doon sa mula sa langit. Kaya tuloy-tuloy siya sa kanyang ministry. Kaya po, Lucas chapter 24, meron pong mga talata kung ano ang ginawa ng Panginoon Jesus para sa lahat ng alagad niya na tumakas. Sumainyo ang kapayapaan. Samantalang kanilang pinag-usapan ng mga bangay na si Jesus, tumayo sa gina nila. Inisip nila, multo na ito, multo. Multo daw. Bakit kayo'y natatakot? Bakit may pag-alinlangan sa inyong puso? Matigas pa ang puso nila. Tuloy-tuloy, meron pong mga ista. Then kumain siya sa harapan nila. Ito ang tunay na katawan.
So, nararamdaman niyo po ba yung puso ng Panginoon Jesus? Dapat sila po ay naligtas. Kaya dito po sa Lucas chapter 24, tuloy-tuloy, meron pong, ito ang aking mga salita, sinasabi ko sa inyo, noong ako ay kasama pa ninyo. Kaya binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawa nila ang mga kasulatan. Sa bandang huli, ligtas na po sila. Kaya po, gaano ka kasipak ang Panginoon Jesus upang iligtas? Kaya ligtas na po sila. Ligtas na po sila. Tapos, bago siya umakyat sa langit, ibinigay niya yung pangako. Ano po? Sa pangitan ng Espiritu Santo. Hanggang sa araw na iakyat siya sa langit, pagkatapos na magpagbigay ng mga takbulin sa pangitan ng Espiritu Santo sa mga apostol, nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw. Ilang araw po yung mission niya? Ilang araw po? 40 days. Maigi sa isang buwan. Dito pa siya tuloy-tuloy. Hindi siya umakyat sa langit kaagad. Dito pa siya tuloy-tuloy hanggang para matapos yung mission niya talaga. 40 days. So yung 40 naman po, ito pang simbol ng pagturusa sa Biblia. Dito pa siya tuloy-tuloy. Then tapos umakyat siya. Pagkatapos ng 10 araw, dumating na po yung Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Ito pang pasimula ng Iglesia ngayon. Iglesia ngayon. Kaya paminsan, tinanong nila, ano po ang kasaysayan ng Iglesia nyo? Kasaysayan ng Iglesia nyo daw? Kami po ay nagsimula mo 19 ano-ano, mo danon daw, yung church nila, mo ganon daw. Ano pang history ng ating iglesia? Dito sa Bible, ito pang pasimula ng ating iglesia. Kaya, alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo'y ipinanganak niya sa pangitan ng salita ng katotohanan. Tayo pa'y may panganak muli sa pangitan ng salita ng katotohanan, sa pangitan ng kanyang sakripisyo, sa pangitan ng paktanan ng kanyang dugo, kanyang tubig. Hindi po ito madaling trabaho. Kaya ang sino mang sumasampalatay na si Jesus ay siyang Kristo, ay ipinanganak ng Diyos, ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din naman sa anak. Okay. So, kaya ito pang pasimula ng fellowship. Kaya, bawat umiibig sa magulang, umiibig din naman sa bawat anak. Kaya minamahal niyo po ba inyong kapatiran o hindi? Naintindihan po, minamahal niyo po ba inyong kapatiran sa iglesia o hindi? Bakit po? Dahil umiibig tayo sa ating Amang Diyos. Tama po ba? Kasi meron po tayong isang ama. Kaya sa pangitan ng sakripisyo niya, tayo po ay naligtas. Kaya ito po ay ikumpara ng Diyos, ikumpara ng Biblia, ang pagturusan ni Kristo, yung pagturusan ng isang nanay para sa pagkapanganak. Nang isang babae ay nakbuntis na, malalaman niya na kung kailan ang due date, kahit hindi eksakto, no? Kung malapit na yung araw na ito. Ano po ang araw na ito? Ito po ang araw ng pagturusa. Kaya nandito po tayo lahat, kahit physically, dahil sa pagturusa ng ating ina. Tama po ba? Tama po? Kaya nandito po tayo. Spiritually.
Ligtas din po tayo dahil sa pagturusan ng Panginoon Jesus. Kaya sa Bible seminar, meron po tayong mga video clip para sa Passion of Christ. Tama po? Passion of Christ. No? Nang ang tao ay nakasala, isinumpa ng Diyos ang mundong ito. Sa nanay naman, na sa babae naman, idaktak daw yung sakit sa pagkapanganak ng kanyang anak. Kaya siguro naranasan niyo po ito. Tama po ba yung mga nanay? Tama po. Nanay, itas ng kamay. Nanay po. Na may anak. yung mga iba, hindi nila alam kung ano yan. Nanay lang nakakaalam tungkol doon. Tama po ba? Hindi ko din alam kung ano yun. Meron pong isang video clip tungkol doon. Panorin natin. Hindi bread, I couldn't come like that. And is it fresh, honey? Yes. Okay, if it's fresh, you can go ahead. Okay? Go ahead. Go harder, 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 harder. That's it, that's it, that's it. Good job. Amazing. That's it. Come here. Good job. I want you to give me both hands. Give me both your hands. Okay, look at it. Get me ready. Look at it. Pull the baby out. Go, 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 go. Hands are ready. Pull the baby. Happy birthday. Congratulations. Congratulations. Hey. I need 3 or 6. 2. Hmm. Nakatakot. Parang hindi ko kaya. Ayoko. Kanina ma umiiyak. Iyak na iyak. Pagkatapos, tawa na tawa naman. Ano ba yan? Biglang nagbago, ano? Nang nakita niya yung anak, ang cute na. Biglang nagbago. Wala na yung sakit. Tapos na. Eksakto po yung sinabi ng Bible. No? Yung pang ano po, imay ng ating Panginoon Jesus. Kaya nang muli siyang mabuhay, kinukuha niya yung kanyang anak, kanyang ano po, minamahal. Kaya yung pang ating mission, ano po, ibig sabihin, meron din po tayong mga sakit, mga pagturusa, mga paghihirap sa evangelization upang kunin ang isang kaluluwa. Pero kahit mahirap, pagkatapos dito, masaya naman po tayo, no? Masaya naman. Tama po? Kung meron pong Bible seminar, hindi po ito fiesta, tama po ba? Maraming mga kailangan sakripisyo, kailangan natin yung ating ano po, sakripisyo talaga para sa ibang kaluluwa na hindi kilala. Hindi kilala talaga. Invite ng ibang kapatiran, ibang membro, hindi namin kilala. Pero minamahal pa rin natin yung kaluluwang ito dahil
yung ang Panginoon Diyos na minamahal po natin ay nag-sacrifice para sa Kanya, no? Kaya po yung mission natin ito pa ay mahalaga. Mission natin ito ay magagandang mission. Sa Iglesia ng Diyos na sa Korinto, sa mga ginawang bahay kay Kristo, mga tinawag sa banal, kasama ng lahat sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon Jesus na Kristo. Kaya, Iglesia naman, ano po, mga tinawag ng banal, ginawang banal, paano tayo naging banal sa pangitan ng ano po, dugo ni Kristo? Hebrews chapter 13 verse 12, si Jesus man nagtusa sa labas ng pintuan lunsod upang gawin banal ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Kaya nang nanganak ng isang nanay, yung lahat ng lakas niya, dugo, tubig ay lumabas. Ito pang imay ng sakripisyo ng Panginoon Jesus. Tayo pa ay naligtas sa pamamagitan ng ganitong mahalagang sakripisyo para sa atin. Kaya po, yung mission natin na ibinigay ng Diyos upang iligtas ang ibang kaluluwa ay napakahalaga din para sa atin. Upang gawin ang banal ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Kaya yung iglesia naman, ano pang iglesia? Yung mga taong naligtas sa pangitan ng dugo ni Kristo. Tama po? Meron pong iglesia na dito, yung membro nila, 1,000. Malaki po ba o konti? Yung membro nila, 1,000 daw po. Malaki na. Tama po? Hindi malaki? Ilang membro sa inyo? 1,000 daw. Malaki na. Tama po. Dito, may church na membro ay 100. Alin pang mas malaki? A o B? Okay, A. Basta hindi B. Church tao. Pero sa panahon ng Diyos, ito bilang ng tao. Yung mga naligtas dito, tatlo lang naligtas. Dito naman 90 po ang naligtas. Alin po ang mas malaking iglesia? Bilang nagbago. Ligtas na po tayo, kaya alam natin. Ito malaki. Hindi nila naintindihan kung anong ibig sabihin. Tama po? Tapos meron pong iglesia na dalawa, 110. 100. CD po tayo, CD. Kung ganito, parehas lang ito, no? Parehas lang. Parehas po ba? Walang sagot. Kasi kulang ito. Kaya alin pang mas malaking iglesia sa pananaw ng Diyos? Basta kahit pagdating sa bilang ng di. Kaya, meron po bang ganitong church? 100 naman, yung mga ligtas, 50 lang. Meron po sa atin? Meron po? Hindi natin alam. Pagdating sa ganito, Diyos lang alam talaga. Pero kailangan natin suriin, ano? Yung mga membro. Tama po ba? Kaya kung basta, anong iglesia ang gagamitin ng Diyos? C or D? Di po. Bakit po? Kasi mas marami yung mga ligtas. Kaya sa Pilipinas naman, ano po, dahil sa biyaya ng Diyos, maraming mga maliit na mga gathering
Next year, ma siguro mo idaktak ng Diyos, mas maraming mga gathering, mga 20, mas 10 sila, 20 sila, mga 30 sila, dami na, dami. Ano? Kasi yung island nyo, 7,000. Hanggang sa 7,000, kaya pa. Sa bawat island, isla, may gathering tayo, 7,000. Kaya paminsan ganito din. Kasi bago lang sila. Kaya, ito importante. Noong linggo, nagkaroon kami ng Children Bible Seminar, kasi sabi sa ayon sa fellowship, meron pong tao na hindi ligtas sa labas, meron ding tao na hindi ligtas sa loob. Sino? Yung mga bata. Mga makulit na tumatakpo. Sa pulpito, tumatakpo sila. Dito din po, ano? Paminsan ganito din, kahit tayo din po, kasi kung may Bible seminar, yung membro, 50. Yung invitee, 50. Kung may Bible seminar, ganito. Biglang ganito na. Tama po ba? Biglang ganito ang sitwasyon ng iglesia, kasi daming invitee. Daming invitee. Sino po sila? Daming hindi paligtas sa loob ng pagtitipon. Meron pong ligtas, meron pong hindi paligtas, meron pong umalis, meron pong tuloy-tuloy, pero hindi paligtas. Ito pa ang realidad sa ating mission. Tama po ba? Yung tungkulin ng bawat miyembro ay importante. Yung tungkulin ng yung naunang ligtas, yung inviter ay importante, no? Tama po ba? Kung marami na po, paano kaya yan? Pastor naman, isang katawan, may isang katawan. Yung katawan nila, mga 10 na po, 10, isa lang naman, yung katawan niya. Yung tungkulin ng, yung isip, yung puso ng naunang ligtas ay importante, ano? Tama po ba? Kaya po, mga Gawa chapter 1 verse 3, pagkatapos na siya ay nagtusa, buhay siyang nagpakita sa kanila sa pangitan ng maraming mga katunayan, nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw. Tapos, verse 4, habang kasalo nila, ipinakbilin niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama. Sinabi niya, ito ang narinig niyo sa akin, sapagka si Juan ay nagpautismo sa tubig, subali hindi abutin ng maraming araw mula ngayon, kaya'y babautismuhan sa Espiritu Santo. Kaya bago siya pa'y umakyat sa langit, ano pang unang utos niya sa kanila? Anong unang utos niya na nabilin sa kanila? Ano po yun? Ipangaral niyo ebanghelyo. Mula sa Judea, Samaria, sa dulo-duluhan ng mundo. Meron pong mga mission branch na sa dulo-duluhan ng Pilipinas, mula sa bandang norte hanggang sa bandang timog. Yung pang utos ng Diyos na nauna, ipangaram mo, umalis ka na. Ipangaram mo yung ebanghelyo. Punta-punta ka sa iba't-ibang lugar. Ganito po ba yung utos ng Diyos? Ano pang pinakaunang utos ng Diyos? Yung pang-inisip ng maraming tao, ipangaran niyo yung magandang balita para sa lahat ng kaluluwa. Hindi po yung unang utos ng Diyos. Yung unang utos ng Diyos ay, ano po? Anong sabi dito? Huwag umalis sa Jerusalem. Hintay muna. Subalit hindi naabuti ng maraming araw mula ngayon, kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. Kaya po yung mga
siyam na buwan po, no? Yung mga bago sila ipinanganak, ilang buwan kailangan? Siyam na buwan. Tama po? Mga chicken naman, manok. Ilang araw? Alam niyo po ba? Siyam na buwan? Ay, hindi. Siyam na buwan sa itlog. Nahilok na sa loob. 21 days. 7 times? 3. 7 times 3. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa loob ng 7 araw. 7 times 3. Chicken. Yung dog naman, dog. Dog. 7 times 4. Okay? 7 times 4 po. Tao naman, 7 times 40 yata. No? 280 days. Parang ganun po. No? Tama po? Church naman. 7 times 7 plus 1. 50 days. Pagkatapos siya po ay muling mabuhay, after 50 days, ang Panginoon ay nangaanak ng isang iglesia. Araw ng Pentecostes. Kaya huwag umalis sa Jerusalem. Hintayin ang pangako ng Ama. Ibig sabihin, para sa ating ministry, basta balik po tayo sa pinaka-pundasyon, yung ating iglesia. Mahalaga po yung ating iglesia, no? Kaya manatili kayo sa Kanya. Ito pang pinaka gusto niyang iligtas ang mo inyong kilala. Yung pinaka sagot ng lahat ng ating problema sa spiritual, ano po 'yon? Evangelism. Kung pagdating sa salita ng Diyos, punta kayo sa langit. Doon kayo narinig. Kung patating sa prayer, doon kayo sa langit. Manalangin kayo sa Panginoon ng direkta. Pagdating sa ano po? Fellowship naman, mas maganda doon yung kapaligiran sa langit, yung para sa fellowship. Wala naman ulan doon, hindi malamig, masarap yung ano na, walang sakit doon. Pero pagdating sa evangelization, ay hindi ko kaya punta doon ngayon. Daming ano po, kamag-anak mo, dami pa sila hindi ligtas. Daming tawa hindi pa ligtas, no? Yung pang ating kasagutan ng lahat ng problema sa ating buhay. Kaya yung pang purpose ng ating buhay. Ano pang purpose ng yung cup? May isang purpose. Ito pa ay lalagyan para sa mga tubig, parang ganun. Wala nang iba. Kung ginagamit ito para sa ibang paraan, para sa makapag-away, parang ano, tapon na, parang ganyan. Delikado na, no po? Delikado. So, meron po tayong isang purpose. Wala na iba. Yung purpose na ating buhay. Yung pang mission ng church. Mission ng church. Eh, huwag kang umalis, basta-basta. Manatili kayo sa iglesia. Kung pagkatapos ng trabaho, saan kayo uwi? Pagkatapos ng trabaho, saan kayo uwi? Trabaho pa ulit? Hindi naman. Uwi po tayo. Saan po? Sa bahay. Nasaan yung ating bahay? Iglesia. Ito pa ang ating bahay. Kaya, Manggagawa chapter 1:8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Nang dumating ang Espiritu Santo sa kanila, sila pa'y naging saksi ng Panginoon Jesus. Saksi. Yung pangalan, yung pananalita ng saksi ay iba sa karaniwang tao kasi saksi po sila. Saksi. Iba na po yung isip niya, iba na po yung puso niya, iba na po yung salita nila. Kasi saksi po sila. Saksi. Kaya kung ligtas na po tayo, ibig sabihin, nakita natin ang Panginoon Jesus na nagtusa sa cross ay muli siyang mabuhay para sa atin. Sa pamamagitan ng ating espiritu or na mata,
sigurado na ito. Saksi po tayo. Pero kung walang kapangyarihan ng Espiritu Santo, hanggang doon lang, hindi kaya natin ibahagi. Kaya nandito po ang Espiritu Santo na dumating sa araw ng Pentecostes. Saan po siya ngayon? Dito po ang Espiritu Santo. Kaya kung ibahagi natin yung Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan lang, ating sariling kapangyarihan na, impossible po ito. Kaya nang alam po natin, mahirap yung evangelization. Ang tigas yung puso nila, tama po? Ang tigas yung puso nila o hindi? Ang tigas po ba hindi? Hindi po matigas? Ang tigas po ba hindi yung puso nila? Ang tigas po, katulad ninyo dati, tama po ba? Ang tigas naman yung puso nila. Ang hirap po ito, ang hirap, kung walang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya yung ating pananatili sa iglesia ay napakahalaga. Yung pangunang utos ng Panginoon Jesus. Gusto daw iligtas ang ibang kaluluwa. Ang problema, yung naunang ligtas, hindi tuloy. Parang palaging absent, maraming absent. Pero gusto niya daw i-invite. Paano kaya ito? Paano kaya ito? Kaya dapat tayo mismo ay yung unang session, ikalawang session, ikatulong session. Ito pa ay naging dapat pundasyon para sa ating mission. And sa ibabaw ito, kailangan natin ibahagi ng Ebanghelyo. Kaya nakatipon sila. Samang sila, dito mga gawa din po, chapter 1:14, samang-samang itinalaga ng lahat ng mga ito sa kanilang sarili para sa panalalangin, kasama ng mga babae, si Maria, ina si Jesus, ang kanyang mga kapatid. Ang mga araw na ito, tumindik si Pedro sa ginna nila sa nagsabi. Nakatipon ang maraming tao, may 120, 120 po sila. Ito pang bunga ng sakripisyo ng Panginoon Jesus. 120. Ito pa ang pasimula ng iglesia. And dumating na yung Espiritu Santo, ibinahagi nila. Kaya ano po? Pagtitipon. Tapos pananalangin. Tapos pagsunod sa kanyang salita. Hintay mo ang Espiritu Santo. Huwag kang umalis sa Jerusalem. Kaya bilang resulta ito, dahil sa kanilang mabuting pagsunod sa kanya, dumating na po yung araw ng Pentecostes. Kaya ilan po sila naligtas? May 3,000 kaluluwa. Nang araw na yon, may 3,000 kaluluwa. Mataktak daw. 3,000. 3,000. Wow. Marami po ba konti? Marami po. No, marami. Yung 120, biglang naging 3,000 plus sa isang araw lang. Ito po ay kapangyarihan ng Espiritu Santo na tumitira sa atin ngayon. Kaya huwag tayong malulungkod, huwag tayong matakot. Yung Espiritu ng Espiritu Santo na bumaba sa araw ng Pentecostes ay tuloy-tuloy siya sa ating pagtitipon. Tama po ba? Tama po. Totoo po ba hindi? Yung sinabi ng Bible, totoo po ba hindi? Totoo po, totoo. Dito siya. Kaya araw-araw, habang sila ay nakakasama sa templo, sila ay napuputol-putol ng tinapay bahay-bahay, nagsalusalos na may galak na tapat na puso na napupuri sa Diyos, nagtatamo ng lukos sa lahat ng tao. Idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang araw-araw ang mga naliligtas. Ito pang itsura ng tunay na iglesia, araw-araw, linggo-linggo o buwan-buwan. No? May ligtas daw. Yung pang itsura ng ating iglesia, ngayon din, ibig sabihin, yung pang ebidensya na yung Espiritu Santo ay tumitira sa ating pagtitipon. Kaya gaano kahalaga yung ating pagtitipon?
Ito pang pinakamahalagang pagtitipon, pinaka puwersang pagtitipon, ito pang pinaka magandang pagtitipon sa buong mundo. Kaya dapat natin minamahal. Naintindihan po? Kaya Matthew chapter 13 verse 23 na ang napahasik naman sa mabuting lupa, yon ang nakikinig ng salita. Inuunawan ito, siyang talagang manumunga, isa'y 100, ang iba'y 60, ang iba'y 30. 100, 60, o 30. Sa ibang ebanghelyo naman po, o iba po yung pagkasunod, o iba po yung sinabi nila, basta may prutas. Matthew chapter 13, meron pong apat na klase ng lupa. Meron pong, ano po, tabing daan, tapos ano po, batuhan, tapos ano po, tinikan, tapos ano po, mabuting lupa. Kaya ito pang proseso, ano? Session 1, session 2, session 3, session 4. Kunwari, sana ganun. Pero hindi sapat, balik pa ulit, ulit pa ulit. Counseling pa ulit. May natitira pa, may umalis pa. Kaya meron pong mga naligtas. Kung ligtas na, sila din po ay magkaroon ng prutas. Mga 160, mga 30. 160, 30. Ilang ang target nyo sa panibagong taon sa inyong iglesia? Meron po kayong target? Meron po? Meron po? Pastor, sabi ng pastor meron. Yung mga membro. Bahala si pastor. Bahala po siya. Susundin ko na lang po. Ganun po ba? Susundin natin ang ulo. Ano mang target ng inyong Panginoon? Ano pang target ng inyong Panginoon? Kunin mo po yung target nyo. Kung hindi nyo alam, hindi ko din alam. Hindi alam nila, yung pastor, hindi nila alam. Alamin mo ang inyong target. Okay po? Ha? Tama po. Kasi yung pang-purpose natin, no? 2023. Tama po ba? Meron ba kayong target? Ah, meron pala. Ayaw niyang sinabi. May target po tayo? Sa kaya, nabanggit na po yung ating senior pastor tungkol sa yung ating target. Basta practically, ito, para sa inyong pagkakainti lang, 20 po tayo, 20. Mag-evangelize tayo kahit isa lang. Pwede po ba? Isa. Isa muna, isa. Kung ganun, ilan po sila? Naging 20 po sila. Kung ligtas na talaga. Kung ganun, naging ilan po kayo? 20 plus? 20, ilan po? 40. Kaya pa. Tapos na po. Mag-invite tayo isa pa. May oras naman, konti. Kung gano'n, ano po? Ano pang naging, ano po, resulta? Ano po yun? Mahirap na? Ano po yun? 40. Kaya kung gano'n, ano pang naging computation? 40 plus? 40. Ilan po sila? 80 na. Uy, marami na. May konting oras pa. Invite tayo isa pa lang. Ilan po sila? 80 na. Kaya sa huli, anong computation? 80 plus? Ilan po sila? 160. Lampas na yung target.
Okay po. 100 na. Kaya may target po tayo. Tama po? Kaya mga tinikan, isa pa naman po yung tinikan. Kaya sabi ng Biblia, sa kapanahunan, sa hindi kapanahunan, kaya meron pong apat na posibleng invited. Merong apat na posibleng invited. Yung mukha nila ganito. Posibleng invited. Alin pang gusto nyo? 1, 2, 3, 4. Ha? Ah? 2, itas ng kamay. 2. Dami. 1. Wala. 3. Wala din po? 3? Okay naman. 4. Ah, 4. Matalino. Siguro nalulungkot siya. May problema. Purong 2 pala. Mga Pilipino, palaging smile naman. Eh. Palaging makasmile. Palaging. Kaya po, ang problema yung puso nila, ano po? Sa mata ng Diyos, yon pang batuhan. Yan, tabing daan. Yan, tinikan. Yung mabuting lupa pala. Walang natitira. Yung target nyo ay batuhan. Kaya nyo po ba bato? Kailang tulong ng pastor yata. Kaya ano pang kailangan natin? Subukan lahat. Kasi hindi nyo alam kung sino ang mabuting lupa. At so totoo lang, walang mabuting lupa sa pasimula pa. Okay po? Meron pong mga lupa na mabuti sa pasimula pa. Nakita nyo pa ba? Sa pasimula pa, bukit na. Meron pong nakita ng ganyan? Pasimula pa, bukit na. Meron pong ganyan? Wala naman. Kailangan proseso ng pagbubungkal. Tama po, prayer, tapos ano. Kaya subukan na lang lahat. Para naging isa tayo. Para naging isa po tayo. Kaya Colossians chapter 1 verse 6 na dumating sa iyo, gayon din naman kung paano ito namumunga, lumalango sa buong sanlibutan, gayon din naman sa iyo mula ng araw na inyong marinig ang maunawa ng biyaya ng Diyos sa katotohanan. Gayon din naman kung paano ito namumunga, lumalago. Dapat sinabi ng Bible, lumalago at namumunga. Pero baliktad naman yung sinabi dito, namumunga tapos lumalago. Bakit po? Kasi yung paano tayo lumago? Para sa prutas. Tapos kung isang halamanan, kung nakbubunga sila, naging mas malakas, lalo na sila pa'y lumago ng mas maayos. Yung pang parang ano po, punto sa Bible verse na ito, kung hindi ako nakamali. Kaya namumunga ay lumalago sa buong sanlibutan. Kaya meron po tayong ma-issue ba sa ating Kristiyanong pamumuhay? Ano po ang kasagutan? Evangelism. Siguro wala kayong invitee. Kaya medyo nalungkot kayo. Ah, Pastor, talagang wala akong invitee. Hindi ako marunong. Kung gano'n, ano po ang kailangan? May Bible seminar. Sikapin ko po yung invite. Maraming tao. Walang dumalo. Ano po ang kailangan? Tulungan natin yung mga iba. Ha? Tulungan natin yung mga iba na may invitee. Tama po? Hindi ako naka-attend ngayon, Pastor. Busy ako. Sa totoo lang, wala akong invite, Pastor. Hindi po, hindi.
Sikapin natin muna. Then, tapos huwag kayong sumuko hanggang sa second day, pwede tayong bagong invite. Paminsan, maraming bagong invite sa huling araw. Sa huling araw, medyo huli na po kasi. Sikapin natin kung huling araw kaya pa. Bakit sa hindi pwede sa unang araw? Ha? Bakit maraming invite sa huling araw lang? No? Dumami na dumami sa huling araw. Eh kung ganun, sikapin natin, mas maaga sila. No? Konti. Second session, third session, kahit third session. Maraming baguhan sa huling session. Medyo konting. Sikapin natin, mas maaga. No? Tulungan natin yung iba, no? Tulungan natin yung iba. Sabi ko 20s kanina. Yung miyembro nyo, mayigit sa 20s. Sigurado na yun. Tama po? Tama po ba? Kaya po, maliwanagan po natin yung ating puso tungkol dito. Huwag natin pipili ng mga kaluluwa. Lahat ng kaluluwa ay minamahal ng Diyos. No? Pero meron pong mga ibang konting bagay. Yung ganitong bagay naman, basta sumunod kayo sa inyong instruction ng inyong pastor. Matthew chapter 28, verse 18, ang lahat ng autoridad sa langit sa ibaba ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya ito pang pinakapwersang grupo, lahat ng autoridad sa langit sa ibaba ng lupa ay binigay sa atin. Kaya sa pahayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Yung pang naging mission na sa bandang huli, yung pang naging mission. Kaya manatili sila sa pagtitipo, manalangin sila sa Panginoon, tapos sumunod sila sa instruction ng Panginoon, huwag kayong umalis. Manatili ka sa pagtitipon. And nandito po yung Espiritu Santo na bumaba sa araw ng Pentecostes. Kaya unang Corinto chapter 9, verse 16, sapagkat kung ipangaral ko ang Ebanghelyo, wala akong dahilan upang makmalaki. Sapagkat ang katungkulan ang inaatang sa akin, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ng Ebanghelyo. Kung hindi po tayo makapag-evangelize, kasalanan na ito sa totoo lang sa mata ng Diyos. Kahit moral standard sa mundong ito, kasalanan po ito. No? Kasi alam natin naman yung bahay dito nasusunog. Tingnan-tingnan lang. Ano ba ito? Delikado na yun. Criminal case na yan. Dapat ipaalam natin, kaagad mo, barangay captain, may problema dito. Kung hindi ko kaya, sa isa lang. Wala akong dahilan upang magmalaki para sa Panginoon. Para sa ligtas na po sila dahil sa pagturusan ng Panginoon Jesus. Tama po ba? Tayo naman po, sumali sa kanyang ministry lang bilang naunang ligtas. Siya pang takapaligtas. Sa pagkatungko lang ang inatang sa akin. Pero may gantimpala po tayo, gagantian tayo ng Diyos ayon sa ating ginawa. Ito pong isa pang biyaya. Bilang naunang ligtas, natural po ito, natural. Natural. Lucas chapter 17 verse 9, lamatan ba niya ang alipin sapagkat ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na iniutos sa iyo, inyong sasabihin, kami ay mga alipin walang kabuluhan. Ginawa lamang namin ang aming katungkulan. Mabubuting katiwala. Mabubuting katiwala. Yung kaligtasan, hindi sa atin, kundi sa Diyos. Yon ang kaloob ng Diyos.
Dahil sa iyong mensahe niya na binayaran niya daw po lahat, kaya po tuloy-tuloy po tayo magliligtas. Kung sinabi ng Panginoon Jesus, hanggang 2022 lang babayaran ko yung kasalanan nyo, next year malaking problema, no? Malaking problema next year, no? Sinabi ng Panginoon, hanggang 2022 lang babayaran ko ang inyong kasalanan, 2023, bahala kayo, malaking problema, no? Malaking problema. Kami ay mga aliping, walang kabuluhan. Ligtas na po tayo, hindi dahil sa ating gawa, kundi sa biyaya upang huwag tayo magmalaki. Tama po? Sa Jonas, kaya ikaw ay, kaya sinabi ng Panginoon, Jonas, kilala niyo po ba si Jonas? Pinakamakulit na propeta, no? Sa lumang tipan, tumakas siya. Sabi ng Panginoon, punta ka sa Nineveh, tumakas. Propeta ba ito? Propeta daw. Bakit ayaw? Ayaw ng Nineveh. Ayaw niyang number one. Ayaw. Yung number one, ayaw niya. Nineveh, uy, wak. So, malangking lungsod naman ito na may mahi sa 100 ang 20,000 katao, hindi nalalaman kung alin ang kanilang mga kamay sa kanan o sa kaliwa. Mayroon din naman maraming hayop. Mga yung population doon, ayon sa talatang ito, mga 600,000, parang ganun po. Yung population nila, 600,000. Malaking lungsod na ito, no? Tama po ba? Ilang population po dito sa Tanawan? Ilang population po yung Tanawan po? Basta alamin nyo kung ilan po sila sa inyong lugar, no? Tama po? Maraming church po kasi dito. Ilang tao? Lahat mahalaga. Lahat ng kaluluwa ay mahalaga. Minamahal niya lahat. Mahigit sa 120,000 katao na hindi nalalaman kung alin sa kanilang mga kamay o kanan o kaliwa. Mayroon ding maraming hayop pa. Kaya kahit maraming naliligtas, kumpara sa populasyon, konti lang naman sila. Sabi ng Panginoon, marami daw tao maliligtas o konti lang daw maliligtas? Pagod na po, pagod na. Maraming tao ay maliligtas o konti lang daw maliligtas? Ano po? Anong nagtanong ang alagad ng Panginoon Jesus, kakaunti ba ang maliligtas? Anong sinabi ng Panginoon Jesus? Kaya isikapin nila na pumasok doon, mahirap tao. Ibig sabihin, hindi maraming tao maliligtas. O yung target natin mo, 10,000, 20,000, ilang population dito sa Pilipinas? 100 million, mahigit sa 100 million. Dami pala po, dami pala. Dami po pala. Daming kaluluwa. Kaya po, kailangan natin kailangan yung ating puso ay naging mas maluwag. Yung puso natin mismo ay naging dapat maluwag. Maluwag. Gaya ng mission ng Diyos. Kaya mga kakikahan, chapter 24, verse 11, iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitiso patungo sa katayan. Pigilan mo silang. Pigilan. Huwag mong pigilan ako. Kung gusto ko na lang, pupunta na lang ako doon. Sabi nila, yung puso ko nandoon. May Bible seminar po next week. Basta yung puso ko nandoon. Puso lang. Yung puso at katawan niya, nakahiwalay? Kaya ba yan? Puso, punta ka. Puso.
tapos dito na lang ako? Pwede ba yan? Yung kaluluwa ko, punta ka na, patay na yon. Kung kaluluwa, kunin yung kaluluwa, patay ka agad. Puso lang daw punta doon. Huwag kayong maniniwala sa ganitong bagay. Sige, puso tsaka katawan mo, dadalhin mo. No? Hindi kayang hiwalay, delikado na. Pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Pigilan mo silang patungo sa SM? Kung gano'n mo, bakit kailangan pigilan pa? No? SM lang naman. Huwag tayo sa SM. Robinson tayo? Kung SM, Robinson lang, yung pang issue, madali lang naman. Hindi kaya natin sabihin tungkol sa yung ganitong mindset para sa yung ganitong bagay. Iniisip nila, parang gano'n lang. Pero alam natin kung ano ang katotohanan. Kaya pigilan mo silang natin. Ibig sabihin, mapaliwanag nyo ng mas maigi. No? A-attend ka na. Kung attend po sila, mo, buti kung attend sila, maganda. Pero kung hindi, kailangan paliwanag. Kailangan buksan yung puso nyo para sa Kanya, no? Puso ng Panginoon Jesus. Kung inyong sinasabi, narito, hindi namin ito nalalaman. Hindi ba niya alam ang sa mga puso ay tumitingbang? Siyang nagpabantay sa inyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? Ang bawat tawa ayon sa gawa niya ay hindi ba niya gagantihan? Kaya po, mahirap ito, pero konti lang natitira yung panahon. Yung mahirap ng Kristo ng pamumuhay, yung haba ng mahirap ng Kristo ng pamumuhay, konti lang po natitira. Kaya hindi natin alam kung anong nangyari 2024, 2020, hindi 2023 din hindi natin alam kung anong nangyari, no? Mo sabi ng maraming tao siguro makaroon daw sila ng giyera sa pagitan ng China tsaka Taiwan. North Korea naman, ngayon sobrang kulit na, no? Araw-araw. Meron pong bagong-bagong missile. Iba't ibang klaseng missiles, mga ano. Araw-araw po, linggo-linggo. Dati, hindi po ganun. Tama po ba? Kaya konti lang po natitira. Mahirap po. Konti lang natitira. Konti lang. Kanina, yung nakita mo po ba yung babae na nagturusa? Pagtapos ng isang minuto, dalawang minuto, may anak na. No? Umiiyak. Siguro sobrang sakit. Kaya, pigilan mo silang natitisot patungo sa katayan. Yung pang realidad, no? Kaya po, para dito, dapat tayo pa ay nagiging malinis na kasangkapan, gaya ng Ikalawang Timoteo chapter 2, gaya ng alam nyo, isang malaking bahay, hindi lamang may kasangkapan ginto pila, kundi mayroon din mga kahoy, luwad. Verse 21, kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, maging tangking kagamitan. Itinalaga mahalaga sa may-ari ng bahay. Tama po yung iglesia, ito pang makapangyarihan, pero dapat tayo din po ay nagiging bahagi ng katawan ni Kristo. Para dito, dapat tayo pa ay naging malinis. Malinis na kasangkapan ng Diyos. Purong sigasik lang ay siyempre hindi sapat. Gaya ng pinaram po natin, araw-araw yung Bible study, pagpabasa ng Biblia, pakikinig. Then fellowship din po, ito po din po ay isa pang malagang bagay para tayo pa ay naging malinis. Hinugasan ng Panginoon Jesus ang paa ng kanyang alagad. Tama po ba? Yung pangunang step. Maligo na daw. Huwag mong hugasan yung paa ko, sabi ni Pedro. Tama po? Bakit po? Bakit sinabi niya ganun? Kasi ito pang trabaho ng mga alipin. Kaya nagula siya. Panginoon, bakit hinugasan mo yung paa natin? Namin, huwag na po. Yung paa ko, huwag na huwag. Parang ganun.
Pero meron pala yung kahulugan. Kung gano'n, wala kayong bahagi sa akin, kano'ng gula si Pedro, wala akong bahagi sa inyo. Kung gano'n, hugasan mo yung buong katawan ko para makaroon ako ng mas malaking bahagi sa iyo. Anong sinabi ng Panginoon Jesus? Ikaw, maligo na. Yung mga maligo, hindi kailangang hugasan yung buong katawan. Yung paa lang kailangan. Maligo na, malinis na. Tayo pa'y ligtas na. Pero nandito pa rin tayo dahil sa mission natin, kaya kailangan natin hugasan yung ating paa. Pagdating sa paa, ibang topic na, no? Yung ating araw-araw, yung pamumuhay. Kailangan hugasan. Saan po? Nasaan yung hugasan? Dito sa fellowship. Okay po? Fellowship. Nasaan yung paliguan? Sa inyong bahay. Nasaan yung paliguan para sa espiritu? Sa ating espiritual na bahay. Dito sa iglesia. Nandito po ang espiritu ng Diyos. Espiritu ni Jesus, siya po ay tuloy-tuloy nahuhugas ng iyong paa nyo sa pamamagitan ng salita. Kaya sino ang mas mapakagumpaba? Sino ang naging mas mapakagumpaba kaysa sa Panginoon Jesus? Walang sinuman. Walang sinuman. Siya pang pinakamapakagumpaba palagi. Nandito po ang Panginoon Jesus. Tayo po ay kanyang anak. Hindi po tayo kanyang magulang. Kaya dapat dito po tayo palagi. Sabi ng iba, nahiya ako. Ayaw ko na punta sa church dahil nahiya daw. Bakit po nahiya? Kasi hindi maganda yung pamumuhay ko noong linggo. Medyo madumi na yung paa ko ngayon. Nahiya ako. Maraming kasalanan sa buhay ko, puso ko. Next time na lang. Next time, kung malinis na. Next time naging malinis po kayo. Yung paa ko medyo maamoy, kaya ayaw ko nang ipakita sa iba. Ayaw ko nang ipakita sa Panginoon. Next time na lang. Kung maamoy na, dapat, lalong-lalo na dapat pumunta kayo sa pagtitipon, sa Panginoon, para hugasan ito. No? Tama po ba? Meron po bang ibang paliguan? Wala naman po, naging mas madumi lang yun. At tapos, ayaw ko na punta daw pa ulit. Bakit po? Yung amoy ng isang kapatiran, yung paa niya medyo madumi. Maamoy, ayaw ko na punta doon. Yung kasalanan niya, grabe daw. Anong sinabi ng Panginoon Jesus? Yung kasalanan niyo ay mas grabe na. No, tama po ba? Kasi maligo na tayo. Ibig sabihin, kahit madumi na yung paa, dating yung karumihan sa buong katawan natin, mas malaki naman. May kasalanan daw siya. Kaya, ayaw na, ayaw. May kasalanan daw. May kasalanan patungo sa kanya, mo siguro patungo sa iba din. Mga ganun daw. Di makanda. Ayaw ko napunta doon. Anong sasabihin ng Diyos? Tama ka na? Grabe siya. Parang ganun po. Grabe ka na. Kasi yung dating kasalanan nyo, ganito naman. Ito, binayaran ko na. Meron din kayo. Kahit papano, halos parehas. Tama po ba? Dahil dito, ayaw ka punta doon? Anong darating? Disiplina. Kaya dapat tuloy-tuloy po tayo. Basta. Kasi nandito po yung Espiritu Santo. Ligtas na po tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa biyaya lamang, para huwag tayo magmalaki. Kaya upang kanyang pakabanalin siya na malinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Tubig sa salita. Tapos na ito.
Ay, sorry, dito po. Sorry. Tubig sa salita. Meron tong tubig sa salita, meron tong pagkain sa salita, meron pong dami sa salita, meron pong sandata sa salita. Sa loob ng salita ng Diyos, meron pong mga kinakailangan para sa atin. Tubig, pahugos ng tubig. Salita ng Diyos, no? Kaya, paano natin hugasan yung ating paa sa pangitan ng salita ng Diyos? Paano po? Nasaan yung salita ng Diyos? Sa Bible. Kaya paano natin hugasan yung ating paa sa pangitan ng salita ng Diyos? Paano po? Sa pangitan ng Bible, hugasan natin? Paano po? Paano? Sa pangitan ng? Pakikinig. Sa pangitan ng ano to? Ano po? Hello? Sa pangitan ng ano? Pakikinig. Pakikinig. Ang pananampalataya ng gagaling sa? Bakit may na po yung boses? Sa pangitan na ano po? Makikinig. Kaya makinig tayo ng mabuti yung salita ng Diyos. Huwag kayong makantog. Sa Wednesday sermon, Lord's Day sermon, ngayon naman halos tapos na. Kaya sa bawat fellowship, okay po? Kaya makinig tayo ng mabuti. Kaya paminsan ayaw kong punta sa church kasi wala akong testimony. Bakit tuwang-tuwa na po? Yung pang dahilan nyo? Ayaw ko na. Wala akong ayaw kong mag-testimony. Ayaw kong... Bakit umaten tayo sa fellowship para magsasalita? Para kayo magsasalita o pakikinig? Para makinig kayo ng testimony ng iba. Marami naman yung tao. Kung hindi po kayo handa, sabihan nyo na lang, next time na lang po. Pwede naman. Next time. Basta yung pakikinig ay importante. Okay, naiintindihan po ba? Kaya ubos na po yung oras. Yung iba naman po, mag-aral kayo kasama ng inyong pastor. Okay? Makinig kayo ng mabuti. Kaya tuloy-tuloy kayo sa pagtitipon. Ito po, Matthew chapter 5, verse 14, kayo ang ilaw ng sanibutan, ang isang lunsod na nakatayo sa ibaba ng isang burol ay hindi may tatago, hindi nila sinisindihan ang isang ilawan, inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan ay nagbibigay ng liwanag sa lahat ng mga nasa bahay, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harapan ng tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Siyempre, para sa evangelization, yung purong salita lang hindi sapat, yung dapat ipakita natin yung ating mabubuting gawa sa ating buong buhay. Yung isang kandela, paano ito makapagbigay ng liwanag sa iba? Para sa sakripisyo. Yung katawan niya, sinasakripisyo niya yung katawan niya ng kendela para paggawa ng ilaw. Sakripisyo ang importante. Sakripisyo. Para sa evangelization, kailangan sakripisyo. Tama po ba? Tama po. Kaninong sakripisyo? Sakripisyo niya. Sakripisyo ng pastor. Kaninong sakripisyo? Sakripisyo natin, bawat membro, sakripisyo. Kaya kunin mo inyong target mula sa Diyos. Then mag-sacrifice kayo para sa Panginoon. Kung walang sakripisyo, walang gantimpala. Tayo naman po, kasi pasimula lang naman, meron pong tulong ng sister church doon sa Korea, sa mga kapatiran. Pero kung sila lang, wala po tayong gantimpala. Kasi kung maliligtas sila sa pangitan ng sakripisyo nila,
Yung gantimpala, saan siya pupunta? Yung gantimpala? Doon. Kaya dapat meron po tayong, kahit papano, meron po tayong ating sariling sakripisyo. No? Tama po ba? Tama po. Yung halaga ng sakripisyo ay hindi po issue sa harapan ng Diyos. Kasi alam ng Diyos kung sino-sino tayo, alam ng Diyos yung lahat ng sitwasyon natin. Gaya ng babaeng balo na naghandok ng konting halaga lang, alam ng Panginoon Jesus, yung handok niya, pinakamalaki. Yung handok ng babaeng balo. Kaya po, yung ating sariling sakripisyo ay importante. Kaya ito pang pasimula ng panibagong taon, kaya mula sa ngayon na raw din po, meron pong mga offering box siguro ilalagay mamaya. Magsimula tayo kasama ng ating sariling handok, sakripisyo para sa Panginoon. Okay po? Okay po? Sa halim ng kantin, doon tayo punta sa ano po? Kantin naman, close na. Pero bukas na po yung offering box. Doon tayo, ano? Doon tayo. Para sa kanino po yun? Para sa kaligtasan ng ibang kaluluwa, para sa ating gantimpala. And tapos, halos tapos na po yung session po natin ngayon. Magkaroon tayo ng yung ano po, Lord's Supper mula sa ngayon po. I-share ko po yung konti yung mensahe tungkol sa Lord's Supper. Lucas chapter 22 verse 19 hanggang 20, siya ay dumampot ng tinapay nang siya ay makapagpasalamat, kanyang pinaputol-putol, ibinigay sa kanila na sinasabi, ito ay aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Meron pong importanteng ritual para sa iglesia. Dalawa lang po yon. Ano po yon? Yung una ay baptism, pangalawa po ay Lord's Supper. Ito pang utos ng Diyos na kailangan dapat natin sundin. Ito ay aking katawan na ibinibigay dahil sa iyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Yung ating pag-alala tungkol sa Panginoon palagi ay importante para palakasin natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. Binigyan tayo ng Diyos yung mahalagang ritual na ito. Kaya hindi naman ito talagang ritual lang para sa mga ligtas, ito pa ay utos ng Diyos. Okay? Ang kupang ito nabubuhos ng dahil sa inyo na ang bagong tipan sa aking dugo. Sa pangitan ng sakripisyo, sa katawan niya, at pagtanan ng kanyang dugo, ligtas na po tayo. Paano natin ipatotoo tungkol dito? Meron pong isang mahalagang ritual. Yung pang ano, Lord's Supper. Unang Korinto chapter 10 verse 16 hanggang 17, ang kopa ng pagpapala ng ating pinagpapala, hindi ba ito ay pakiisalo sa dugo ni Kristo? Ang tinapay ng ating pinagputol-putol, hindi ba ito pakiisalo sa katawan ni Kristo? Sapagkat may isang tinapay, tayong marami ay isang katawan, sapagkat tayong lahat ay makibahagi sa isa lamang tinapay. Isang katawan. Kaya, ano pang katangian ng iglesia? Meron pong pakakaisa. Meron po tayong isang katawan. Meron po tayong isang espiritu. Meron po tayong isang pananampalataya. Meron po tayong isang bautismo. Meron po tayong isang amang Diyos. Meron pong mga kakaibang bagay dahil sa yung iba't-ibang background, magaling sa iba't-ibang lugar, iba't-ibang probinsya, iba't-ibang family background, iba-iba po yung mga favorito, pero sa halin ng mga pagkakaiba, yung ating pagkakaisa ay mas malaking bagay. Kung meron pong retreat mo, yung
yung menu ngayon lunch menu hindi ko na gusto, ayaw ko na yung menu na ito. Mga ano, chicken, fried chicken, yun ang gusto naman. Sana palaging may chicken fried chicken sa lahat ng menu. Hindi pwede po, ano? Kasi ito pa ay pagtitipon. Ang ganitong bagay, maliit na bagay, may konting mga inconvenience, hindi po ito importante sa atin, no? Kasi meron po tayong mahalagang iisang bagay, iisang katawan Panginoon Jesus. Iisang tinapay. Kaya tinapay po isa lang yon, no? Doon sa ibang lugar, kaya ng mga Catholic tao, tinapay nila, kanyang-kanyang tinapay na. Walang ganitong practice sa Bible, ang kanyang-kanyang bilok, ano po? Mali po yun, mali talaga. Dapat isang tinapay, kasi isang katawan, isang Kristo. Tayong marami sa isang katawan, tayo pa ay bahagi ng katawan ng Panginoon Jesus, kaya nagmamahal tayo sa bawat isa. Ito din po ay isang mahalagang lesson sa ritual na ito. Te unang Korinto chapter 11 verse 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo ng Panginoon Jesus na ang gabing siya ay ipinakanulo ay dumampot ng tinapay nang siya ay nakapagpasalamat, ito ay kanyang pinagpuputol-putol na sinabi, ito ay aking katawan na pinagpuputol-putol para sa iyo. Gaya nito para sa pag-alala sa akin. Kaya habang ritual na ito, tandaan po natin yung ginawa ng Panginoon Jesus para sa atin. Tapos, dapat magpapasalamat tayo sa Panginoon sa ating puso na may prayer. Tapos, verse 20, sapagkat tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito, ni inuman ng kopa, ipinahahayak ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ito din po isa pang ating resolution o pagpapasya para sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Sa panibagong taon, talagang Panginoon, sikapin ko po, utuparin ko po ang inyong mission. Kaya ang sinuman kumakain ng tinapay uminom sa kopa ng Panginoon sa parang hindi nararapat, magkasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siya sa atin ninyo. And tapos, bago tayo Lord of Supper, siya sa atin natin yung ating sarili sa ating buhay. Kung meron po tayong hindi tama sa harapan ng Diyos, kailangan natin ipahayak ngayon oras sa Kanya para ayusin natin yung ating buhay, puso, sa harapan ng Diyos bago tayo ay Lord of Supper. 29, sapagkat ang sinumang kumakain uminom ng hindi kinikilala ang katawan ay kumakain uminom ng hatol sa kanyang sarili. Dapat tuparin natin yung ritual na ito na may handang puso. Na may handang puso sa harapan ng Diyos. Kaya po, sa pamamagitan ng ating handang puso, ang panalangin, pagpapasalamat sa Kanya, tapos yung ating pagsisisi, nagsising puso, sumali tayo sa iyong banal na ritual na ito. Hanggang dito po, manalangin po tayo muna. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapakaral ng inyong pananasalita. Sa pamamagitan ng Biblia, naunan po namin na kung gaano kahalaga yung iglesia sa amin na ipinakaloob ninyo. Kaya po, sa panibagong taon, pakigabay nyo po kami na manatili kami tuloy, palagi sa inyong iglesia. Tapos upang ipangaral ng inyong ebanghelyo, sana tayo po ay naging inyong mahalagang kasangkapan. Tapos sa pangitan ng panibagong taon, sa pangitan ng aming sakripisyo, sana mas maraming kaluluwa ay maliligtas. Maraming salamat po sa inyong lahat ng biyaya. Idinalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Kristo, aming Panginoon. Amen. Okay.